Pumanaw na po si dating Solicitor General Frank Chavez sa edad na 66 matapos ang ilang taon ding pakikipagbuno sa sakit na lymphoma. Kwento ng kanyang mga kaanak, kahit may sakit, gusto pa raw sana ni Attorney Chavez na mag-abogado para sa mga whistleblower sa pork barrel scam. Live mula sa Makati City, my report, si Mariz Umali. Mariz? Jessica, gaya nga ng pagkakakilala ng marami kay dating Solicitor General Frank Chavez na matapang at palabang abogado, wala ring takot niyang hinarap ang kanyang sakit na lymphoma at naging palaban hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Labis mang nagdadalamhati, nagpakita ng katatagan ang mag-iinang na ulila ni dating Solicitor General Frank Chavez nang akin silang makausap. Ikinuwento nila ang mga pinagdaanan niyang treatment kabilang ng chemotherapy, maintenance therapy at pati bone marrow transplant mula nang madiskubring may lymphoma siya noong 2009. Ang lymphoma ay isang klase ng blood cancer kung saan ang mga white blood cells na bumubuo sa ating immune system ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa normal at nagdudulot ng tumor. Sa loob daw ng halos 4 na taon, 3 beses nag-recur ang kanyang sakit. Kaya nagdesisyon si Chavez na sumailalim sa tinatawag na allogeneic stem cell. Pero na-stroke daw si Chavez at alas 10:20 kagabi ay sumakabilang buhay na ito sa edad na 66. Maybe it was worth a try because they broke down his molecular makeup. It's a very novel technology instituted by the Medical City, and unfortunately the mutation of his lymphoma is as aggressive and tenacious as his personality. It was drug resistant and it was very aggressive. The stroke is probably the result of low platelets, WBC. So when there is an imbalance in your blood counts, they say the natural reaction is for you to have bleeding. And this happened in his brain bleeding, a stroke. Bagamat inihanda na raw sila ni Chavez sa pagkakataong ito, masakit pa rin daw tanggapin ang pagpanaw niya ng maaga. It is really difficult, but we could see the deterioration that he was going through. It was Frank's decision. He felt it in his body. He said, I want to give up. It's too much for me. But of course, we would boost his morale to keep on fighting. In fact, we had fighting words, fight, fight, fight. Hanggang sa kahuli-hulihan ay di raw sumuko ang ama at nakita nilang ginagawa pa rin niya ang pinakamamahal, ang pagiging abogado. Kahit nga raw sa ospital ay nais pa rin sana niyang mag-abogado sa mga whistleblower sa pork barrel scam. He was also concerned about the safety of the whistleblowers because he helped Sandra Cam before. When he was in the hospital, he said that he was actually, he wanted to represent all the whistleblowers. Kaninang alas 2:30 ng madaling araw ay kinremate na ang kanyang labi. Dito sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, dinala ang kanyang abo para paglamayan. Bumuhos ang pakikiramay ng mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. We were opponents in 2 cases. No? Yeah. What I can see is that he was a very good trial lawyer. Oh, he's singing and he smiles. He's very kind. He always greets you. Of course, he was outstanding. He was a scholar. He graduated cum laude from the UP College of Law. Nagdaos na misa para kay Chavez ngayong gabi kung saan. Si Chavez ay kilalang matapang na abogado na lumaban sa diktadoryang Marcos. Kaya tila ironic na ang kanyang kamatayan ay natapat sa kapanganakan ni Marcos. Jessica, sa linggo nga nakatakdang ilibing itong si dating Solicitor General Frank Chavez sa Heritage Park sa Taguig ng alas 10 ng umaga pagkatapos ng huling misa ng alas 8:30 ng umaga. Jessica? Yes, naalala ko pa ang unang ilan sa mga unang coverage ko nung bago pa lang akong reporter was yung isa sa mga kasong hinawakan ni
ni Attorney Chavez, no? This had something to do with yung mga inaresto. Yung sila Lino Broca at sila Ben Cervantes, no, mga inaresto sila noong panahon na presidente pa si Marcos. Ang isa sa kanilang mga naging abogado ay itong si Frank Chavez. At tandang-tanda ko ang judge noon sa Quezon City Regional Trial Court. Hulaan mo kung sino, Maris. Si Judge si Miriam. Miriam. Yun, si Judge Defensor Miriam Santiago. Defensor Santiago. So our condolences sa kanyang pamilya and our prayers for them also. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.